Guys, dito po ako sa inyo. Hi mga ka-Axi and welcome back to my channel. So for today's tutorial naman ay tuturuan ko kayo kung paano ba i-convert ang inyong WET or Ethereum into cash. So first step guys, open lang natin ang ating Ronin. Ayan. So meron ako ditong ayan 0.2982 WET. So yung 0.2983 WET ko, ayan, ilagay natin sa aking Binance account. So, dito sa Ethereum address, kunin lang natin ang ating address sa ating Binance. Ayan. So, i-click mo lang yung wallet, then go to fiat and spot. Ayan. Okay. Then, dito sa may search bar, ayan, i-click mo lang yung ETH or i-search mo lang ETH, ayan. Then, click mo yung deposit. Then, pag na-click ang deposit, dito sa may network, ayan, wait, itas natin. Diyan sa network, dapat is naka ETH siya. Ayan, click mo yung ETH. Then, copy mo lang yung address. Okay. Then, balik tayo sa ating Ronin Bridge. Yan. Then, i-paste mo lang dito yung address ng iyong Binance. Then, ayan, piliin lang inyong asset, Ethereum. Then, yung amount na i-withdraw. Okay, so make sure bago mo to gawin ay may laman dapat ang iyong MetaMask dahil dun kukuha ng gas fee. Okay, kung okay na, click mo na yung next and then ay understand. Then confirm. Ayan, so wait na lang natin to. Ayan. So dito sa Ronin, ayan, zero gas fee yan is i-confirm lang natin yan. Then ang next na susunod dyan is dito naman tayo sa may MetaMask kung saan merong gas fee. So, wait lang natin yan. Mga 3 to 5 minutes or 10 minutes minsan bago lumabas. Okay? So, click mo na yan. Confirm through MetaMask. At dito na tayo sisingilin ng gas fee from Ronin to Binance. Okay? So, wait. So, ayan. Lumabas na. Kung makita nyo guys, ayun yung gas fee. $33.49. So, pwede natin yung i-edit. Or kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-confirm. So, nagbabago naman guys yung gas fee nyan every 30 seconds. So, pwede natin hintayin na bumaba bago nyo i-process. Kung okay na tayo sa gas fee, click na natin ang confirm. Ayan. Then, click mo na yung view Etherscan. Ayan, para makita natin ang status ng transaction. So, ayan, makikita nyo guys, is pending pa siya. So, wait na lang natin yan. Mga 3 to 5 minutes or minsan 10 minutes bago maging successful. Ayan, so ayan, nag-pop up na ang MetaMask. So, meaning, successfully transferred na ang ating WET sa Binance natin. So, para ma-check guys, so refresh nyo lang din tong site guys, ayan, para makita natin na successful yung transaction. So, ayan guys, success na siya. Punta na tayo sa ating Binance account. Ayan, so dito, check natin, so wala pa. Ayan, so it takes 2 to 3 minutes guys bago mag-reflect dito yung tinatransfer natin na Ethereum. So i-refresh lang din natin to guys, ayan, para makita kung processing na siya. Okay, ayan. Ayan, so wait lang natin yan, ayan, habang nagre-refresh. So, ayan, scroll down lang natin. So, kung makikita nyo is 3 over 12 na ang confirmation. So, wait lang natin yan, mag over 12 para completely ma-process. So, dito guys, every 2 to 3 minutes, pwede nyo siyang i-refresh. Ayan, para makita nyo kung successful na pumasok ang ETH sa ating Binance account. Ayan, so after i-refresh, ayan, scroll down lang. So, ayan guys, pumasok na yung 0.298. Ayan, Ethereum sa akin Binance account. So, once pumasok na, ayan, click mo lang ulit yung wallet. Then, choose mo yung fiat and spot. Ayan. Ayan siya. So, ayan, pumasok na siya. Meron na tayong 0.982 Ethereum sa ating account. So, susunod na step. Ayan.
So, punta ka lang dito sa trade, then i-click mo yung advance. Okay. So, dito na tayo magte-trade ng ating ETH to USDT or US dollar. Gawin mo lang dyan sa search ETH, then piliin mo ETH to US dollar or USDT. Yan, then click mo yung sell dahil magbebenta tayo. Then click mo yung market kung magkano lang yung price sa market. Then ilagay mo na sa max kung lahat ay ibebenta mo. Then click mo na yung sell ETH. So ayun, pag lumabas na yon, meaning successfully na nabenta natin ang ating ETH. So click mo lang yung order history. Ayan, so ayan guys. Ito yung details na napagbentahan na natin. So yan yung dollar. Okay, after nyan, ayan, taas lang ulit tayo. Then click mo ulit yung wallet. Choose mo yung fiat and spot. Okay, so once na-click mo na yung fiat and spot, wait lang tayo at naglo-loading. So, ayan. So, ayan, kung nakita nyo guys, is naging US dollar na ang ating ETH. Ayan. So, may laman na ating US dollar. So, after nyan, pag naging US dollar na siya, i-click mo na yung transfer. Then, yung 2, i-change mo lang sa P2P. Ayan. Then, dito naman sa coin ay i-search mo lang yung USDT. Ayan. Then, click mo na yung max. And confirm. Okay. No, ayan. So, wait na lang natin yan matransfer sa P2P. Okay. So, once okay na yun, ayan, click mo na yung P2P para ma-check natin kung pumasok na siya. Okay, yan. Then, click mo lang yung show para makita natin yung value. So, once ayan, pumasok na sa P2P, click mo na yung sell. Okay. Ayan. So, wait lang natin at naglo-loading. So, dito guys, automatic. Ayan, pwede tayong pumili kung kanino tayo magbebenta ng ating USDT. So, dito sa CNY, palitan lang natin ang ating currency na PHP. Ayan. Then, i-click na natin yung express. Ayan, para mas mabilis tayong makabenta. So, wait lang natin yan. Okay, then i-click lang natin guys dito yung all. So, ayan guys, yung amount na marireceive natin. Then, click mo na yung sell with zero fee. Ayan. So, check nyo lang din guys yung bank details nyo kung tama. Then, click mo na yung confirm sale. So, pag na-click mo na yung confirm sale, ayan, automatic, meron na pong lalabas dyan na buyer ng inyong USDT. Okay? So, ayan, mas mabilis kasi dito eh. Pero, ang transaction guys, ayan, umaabot siya ng 5 to 15 minutes. So, dito guys, ayan, pwede natin silang i-chat. Ayan. So, ayan, chat natin siya. Then, dito sa makikita nyo confirm release, pag nabayaran na kayo ni seller, is i-check nyo guys yung bank nyo kung talagang pumasok na sa inyo yung amount bago nyo i-click yung confirm release, ayan, para maiwasan natin mawala ng funds or ma-scam. So, ayan, wait na lang natin i-send niya yung payment at mag-send ang screenshot na nakapagbayad na siya. So, dito guys, i-share ko lang sa inyo, umabot ako ng 15 minutes bago niya na-transfer yung amount. Pero thanks God, ayun, successful naman at na-receive ko naman yung payment. Pero dito naman guys, may mga buyer din na mabilis mag-send ng payment. Ayan, dito naman sa akin is nataon na matagal po nag-online yung buyer. A few moments later. So, ayun guys, after 15 minutes, tsaka lang siya nakapag-send ng payment. So, since nag-yellow na yung confirm release, ayan, click mo li confirm release, ayan, para ma-release na natin ang ating USDT, then click mo yung check, then confirm release. Okay, so ayan, get code ka lang para makakuha ka ng code sa iyong cellphone number. Then, enter mo dyan, so once order completed na, is okay na po yun. So, ayan, successful na nabenta po natin ang ating Ethereum. So, reminder lang din guys na dito po sa Binance, kung magbebenta ka, kailangan is ma-confirm release po natin ang ating binibenta na token. At kung bibili naman po tayo is make sure is nabayaran po natin ang seller. Dahil once ng isang transaction po ay hindi nag-completed, may chance na maban na po tayo dito sa Binance. So yun lang guys, thank you for watching this video at sana po ay nakatulong po sa inyo. So please don't forget to like, comment, and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel.